Hi class, are you ready to learn? Let's start! Hello, good morning. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-upload ng file sa Google Drive gamit yung Google account nyo. So una muna, i-click ninyo tong 9 dots na to na nakalagay ay Google Apps. Once na i-click nyo to, pumunta kayo dun sa part na may nakalagay na logo. Tapos makikita nyo doon yung salitang drive. I-click nyo yun. Tapos, after nyo yun i-click, ayan, intayin nyo lang na mag-load. Makikita nyo dito yung salitang my drive. May iba't ibang paraan kung paano nyo ma-upload yung files ninyo dito sa my drive. So, una muna dito, habang ginagamit ninyo yung laptop ninyo, i-click nyo yung icon na new, tapos i-click ninyo yung word na folder. Pag-click ninyo yung word na folder, isulat nyo dun yung file name. Halimbawa, De La Cruz Juan. Tapos, halimbawa, yung folder na yan, para yan sa subject na English, so isulat nyo din dun, English. I-click nyo yung enter. Makikita nyo dyan sa button na yan, yung salita na De La Cruz Juan, yun yung folder nyo. Pag-click nyo yun, makikita nyo yung salitang draft files here. Wala pang nakalagay na kahit ano. So yan yung nasa loob ng Google Drive ninyo na folder. Kayo yung maglalagay dyan. So paano maglagay? I-right click ninyo yung mouse ninyo. Makikita ninyo, new folder, upload files, upload folder. Pwede rin naman na i-click nyo ulit yung new. Tapos, yun din naman yung icon na makikita ninyo. So, click nyo yung file upload. Tapos, mamili kayo dyan ng files. Halimbawa, ang gusto nyong files na i-upload ay yung... Eto. Ayan. Click nyo yung open. Ayan, yung images edited na yan. Halimbawa, yan yung assignment nyo sa online class. Intayin nyo lang siya na ma-upload. Ayan, makikita nyo dyan sa gilid, no? Ayan, sabi dyan, one upload complete. Pag nakita ninyo na yung salitang one upload complete, ibig sabihin, okay na. Uploaded na yung activity nyo, uploaded na yung assignment nyo. So, napaka-simple lang kung paano mag-upload sa Google Drive, diba? So, susunod naman dito, tuturo ko sa inyo, paano mag-upload ng files gamit naman yung cellphone ninyo, lalo na sa mga students. So, punta kayo dun sa file kung saan makikita nyo rin yung mga icons na mga Google. So, say for example dito, no, click nyo ulit yung icon ng drive. Ayan. Makikita nyo dyan sa gitna. Ayan. Makikita nyo dyan na nakalagay ay welcome, your drive is ready. Try uploading a file. But wait, make sure na nakalogin yung tamang email address na gagamitin ninyo o ibinigay sa inyo ng teacher ninyo para sa online class nyo. Ayan. So, next naman na gagawin natin ay titingnan natin ito, no? Medyo iba lang siya doon sa itsura kapag ka-laptop. Pero in general, pare-pareho lang naman yung nilalaman yan, ano? So, click natin tong plus sign, yung parang colored na to na plus sign. Click nyo yan. Tapos makikita nyo dyan, create new, tapos folder, upload, scan, ayan. So, dito, ang gagawin natin, of course, ang i-click natin yung icon na upload. Tapos, ayan, ano, makikita nyo na dyan yung mga images ng cellphone ninyo. Scan lang kayo, ano ba yung assignment nyo, ano yung kailangan nyo ipasa. Very simple lang po ito, no, para lang kayong nag-upload sa Facebook, nag-upload sa Instagram, ayan. Pag naklik nyo na po yung kunwaring assignment nyo, intayin nyo lang po na ma-upload. Pero tandaan nyo po, ang pag-upload, depende pa rin po sa lakas at hina ng wifi o data ninyo. Yan, napaka-simple lang po, no? Magkakaroon din po yan ng prompt na complete na at uploaded na po, no? Hindi na natin iintayin, medyo mahina yung wifi ko ngayon. So, yun lang po. So, please click subscribe kung may natutunan kayo. Thank you, and God bless.